Na ang iyong kaluluwa paparating sa daang noon pa man dapat pinapagtas ng kinabukasan. Sa daang noon pa dapat tinubid at itinawid. Sa daang wala nang makikitang nanlilimos sa lansangan, gula sa libo-libong naghihinalong pamilya sa dinadaang daanan, pinagtagpitagping tahanan. Ang daan hindi kailanman naging tahanan para sa bayan. Anong tapang na sabihin ng isang tao, ang isang babae na bobo, na gayong ang babae ang nagluwal sa kanya, na ang babae ang nagbigay ng ilaw bilang gabay, at inuubian kapag hindi na mahanap at mahagilap ang liwanag at tahanan. Anong tapang ng paglunok para sabihin hindi kayang maglingkod ng isang babae na gayong ang babae ang nag-aruga at nag-alaga mula sa kanyang pagdilat. Tuluyan ng nabulag ang kanyang ulirat, subukan mong imulat ang iyong mga mata na naging makasalanan na sa pagpikit. At marahil, hindi natin napapansin ang kahihiyan na tawagin bobo ang isang babae, gayong ang babae ang bumubuhat sa iyo pagdating sa practical research. Aminin man natin o sa hindi, na puno ang mundo ng danas ng dahas. Ngunit hayaan mo silang magsuot ng takong, magbihis ng bisita, magpalamuti ng makikinang nahikaw, maglagay ng maaliwalas na kolorete sa mukha. Ito ang bagong kamay na bakal na sa kanyang pagtaong at paghakbang ay ang pagbitak ng kalupaan at pagkuho ng mga pagtangka. Pakita natin na kung paano tanggalin ng paisa-isa ang mga tinik sa lalamunan at isigaw ang pagbangon na parang umaalingaw-ngaw na musika.